Magandang araw mga kapuso. Ito po ang exciting part na dapat po natin abangan mamaya dito lamang po sa Lilat Machas Attorney at Law. Dahil nga po sa ginawa ni Ramir na pagtatapat o pag-reveal na kay Meredith na anak nila si Lilat, galit na galit itong si Patricia at sinabi nga niya na ikukulong niya si Ramir sa kanilang bahay. Hindi naman pumayag si Trixie na pati siya ay ikulong nitong baliw na si Patricia. Samantala, dito na nga po, sobrang lungkot ang ating bida dahil sa pagre-resign niya doon sa firm na walang ibang dahilan kundi ang hindi niya kilala na nanay niya na walang iba kundi si Meredith. Nararamdaman naman ng pamilya ni Lilat ang lungkot na kanyang nadarama dahil nga nalaman na nila na nag-resign na siya sa kanilang firm. Sinabi nga ni Cez na si Meredith ang may kasalanan dahil sinagad na nga daw niya itong si Lilat. Samantala, hindi naman matanggap ni Meredith ang kanyang ginawa o ang mga ginawa niya kay Lilat dahil nga siya ang dahilan kung bakit nag-resign ito at umiiyak itong si Meredith. Nakapag-desisyon naman si Trixie na itutuloy ang kanyang internship at nang magkita nga sila ni Ira, sinabi nga ni Trixie na ano daw ang tawag sa kanila, sister daw ng mga sinungaling. Dahil nga nalaman na ni Trixie na si Meredith ang ina ni Lilat. Samantala, nakapagpa siya naman si Meredith na puntahan at kausapin itong si Lilat dito sa kanyang pinagtatrabahuan ngayon na kung saan ay ang itinayo ni Bonnie na firm. At gulat na gulat nga pong ating bida nang tawagin ni Meredith si Lilat na Lily. So masasabi kaya ni Meredith na siya ang kanyang ina mga kapuso? Ano ang gagawin ng ating bida kapag malaman niya na si Meredith nga ang kanyang nanay? Matatanggap niya kaya ito o mananaig ang mga pasakit, pamamahiya na idinilot ni Meredith sa kanya? Lalo pat siya ang dahilan kung bakit nag-resign siya sa firm na kung saan dito siya nagtatrabaho noon. So ito po ang mga dapat natin abangan dito lamang po sa Lilat Machas. Maraming salamat po.